Hello. This is your Miss Universe 1981. It's Marie Mar Vlog and welcome to this video. At ayan na tayo, nagpapasa na tayo guys dahil nakaano tayo kasi masarap ang panahon ngayon, hindi mainit at hindi maulan. Kaya paso-paso muna tayo or walkie-walkie muna tayo dito bago tayo magsimulang magluto. Ayan na, ginawa ko. Ang ganda ko talaga guys, nakikita nyo naman sa aking body figure na magandang-maganda ako at Miss Universe talaga noon. Ginawa ko. At ayan na, I'm bringing my basket guys na walang laman. Kinakata dito na tayo ngayon sa ating kusina dito sa Hinaguan Farm. Then magluluto na tayo ng ating main dish ngayon, ng ating ginisang Baguio beans. It's Baguio beans. So ayan na si Mario, nakatoka pa siya, pag-prepare siya pa nag-slice. At ginanyan niya po ang pag-slice kasi gusto niyang ano talaga malakihan, tingnan, tapos matataba tingnan, tapos masarap daw yan pag ikagat. At andyan ang si Bagyong Oyong guys. Then siya po ay nakatoka na magsaing. Magsasaing po siya ngayon dahil wala po siyang gagawin. Sabi niya, ako na magsaing bar para may gagawin ako. And ayan na nga, ready na nga. Hindi ko na na-videohan yung pag-ukasin ng bigas. At ayan, or pagkinis ng bigas ito sa amin. And na, ano niya sa stove. At ito naman ako na katong ngayon. Kasi may magpabili ng bigas ito sa amin. Thank you so much, Ate Mar, for the groceries sa amin. Ayan na, ang half sack ng bigas. So may nanila ko something. Ayan pa si Benda, tumatawag siya ng mga lalaki. So ayun, yung lalaki nag-design ng mag-videoki daw sila. Ayan, mag-videoki tayo Benda kasi we miss video. Ayan daw, at pag-iinom daw sila ng beer. Ayan ang beer, dalawang beer. Ginoon ko mga lalaki dito sa Laga Farm. Ito Laga Farm po yung katapat na resort sa amin. At ayan din si Maya, ginaslice na po niya ang ating sahog na karne para sa ating Baguio beans. Ayan ang karne, bumili sila karne ng half kilo of karne. At yung Baguio beans naman ay 3 kilo. O diba, ang dami dahil favorito ng lahat. Apat sa ansing naman ay ganun din ang market dahil sa binabihan siya ni Benda na magluto din ang kanyang potahe o kanyang specialty. So ang kanyang lutuin ay ang kanyang special na kilawin. At ang sasyalan ng kilawin ni Ansi kasi it's malasugi. Mahal po na isda. Ayun na yung tambal kasi ano daw yun kasi marami pa mang tinik, marami pa mang buto-buto. Kaya yan malasugi na kasi masarap din po. So ngayon, mag-start na tayo na magluto ng ating ginisang Baguio beans. Ayan. So una nating pipituin ang ating masahog na karne. Yan, in-slice na ganyan ni Marian. Thank you so much Marian for slicing that and for preparing that. And igisa-gisa lang natin siya, mikas-mikas natin siya sa konting mantika kasi may mga taba-taba po nito. So nagpo-produce po siya ng kanyang own oil or ng kanyang own mantika. Kaya dadami at dadami pa rin yung mantika mamaya. So kailangan lang sa konting mantika agad. Isipa ko. Para magmama. Uy, White beans. At ano pa. Yan, inukunay ko na lang. So after another 2 minutes, guys, ay meron na siyang mga pula-pula or mga ganyan-ganyan na po na mga karne. So meaning, may mga crispy-crispy na po dyan at panutunutunutun na po dyan. Malapit tayo pa maluto. So, masarap kasi siya pag ganyan. So, ang bilis yung masalita. Masarap siya pag ganyan, guys, kasi crispy siya. Tapos, you know, naranasan mo talaga yung karne pag yan po ang ikagagat mo. So after a while, ganyan ang itsura. So it's finally done. And it's set aside lang natin, guys, dito. So dumami na yung mantika. Di ba nakikita nyo naman kasi may mga taba-taba na binili nila. So ikukuray ko na lang siya or kinukuraw-kuraw ko na lang siya guys. And excited na natin dahil kailangan natin siyang kunin yung ibang mantika. So bawasan po natin ng mantika para po hindi super oily. So nabawasan ko po yung mantika guys. So after that ay ilunod na natin ang or gisahin na natin ang ating onion or ang ating sibuyas. And meron tayong ahos guys or bawang. So ganyan lang siya. Hayaan natin siyang maluto. And okay, mekos-mekos lang natin yan. Pack ganun. O, oh, diba? Ay, ganun kang sarap talaga nito. Alam niyo ganito lang, sahog pa lang ulam na. How much more kung may gulay, diba? So, napakasarap talaga ng putahing ito. So, isasahog mo lang yan, guys. So, hindi siya maraming mantika. Nagbubula-bula lang siya dahil sa onion at dahil sa garlic. So, kaya siya mabula, tingnan. So, after that, ay, sinunod na natin or ibubuhos natin ang ating
main ingredients ng ating bagu beans. So after that, ay okay natin. So before natin siyang okrayin, guys, ay lagyan mo natin siyang konting seasoning. So kayo na po bala kung anong seasoning gusto nyo. Ito po yung gusto ko. So whole seasoning po siya kasi 3 kilo siya. So kailangan siyang maramihan din kasi maramihan pa ating luto ngayon. And ayan, yung mikas-mikas natin yan after natin paglagay ng seasoning. So any seasoning will do, ha. Basta kung saan kayo comfortable na masarapan. So yun kasi yung ginagamit namin usually. Baka naman po. You know. At yan na yung mikas-mikas natin yan para po ma-distribute or maluto lahat ng ating bag of beans. Ayan. So hindi pa nga siya totally luto. Masarap na siya tingnan, di ba? So kailangan ay ano na siya, gentle na yung pag ano natin, pag mikas-mikas. And nilagyan ko na siya ng pepper powder and 2 oyster sauce. Ayan. So ang oyster lang po siya ang magpapaluto sa kanya. So, wag po kayong maglagay ng tubig sa ating baggy beans kasi yung baggy beans, napupudos po siya ng water. Kaya masabaw siya kung lalagyan po siya ng water. So, ang gusto naman ni Kano is yung dry na baggy beans o gisang baggy beans style ba. So, 2 na po yung ginamit kong luwag. Yan. And para po ma-distribute well yung ating oyster sauce sa lahat ng parte ng baggy beans. Sa lahat ng parte? O sa lahat ng baggy beans na ma-slice na baggy beans. Ay, ganun ko, nalimog na ko. At ayan na, after po 18 minutes, ay ganyan na po ang itsura niya. So, di ba, nagkikita niyo may sauce na hindi ko siya nilagyan ng any kind of water, ha. Talagang ang baggy beans na po ang naglagay or nag-produce ng kanyang saucy sauce. Saucy sauce! At ayan na. And nilagyan ko siya ng konting toyo, guys. Pampalasa po yung toyo. So, 2 at 3 spoon of soy sauce para po mas malasa po ang ating baggy beans or isang baggy beans. So ayan na yan po siya, malapit po siyang maluto, guys. Nagda-dry up naman siya. So after 8 minutes pa inaluto ng ating baggy beans, so ihahanguin natin siya and kakain na po tayo sa ating table of elements. Sa ating table dito sa farm. So guys, ito po ang ating huling saluhan na pagkain with ambisyosang Kano and Benda. And sa lahat po ng mga supporters nila na Team Sunrise at Team Sunset, maraming salamat po. Hanggang sa muli po na pagkikita together with the couple. Sana po yung merong next time. Dahil alam nyo naman po kung ano ang nangyari. So again, kain po with them. Let's eat! Hello sa inyo. Shout out po naman Liza, Ma'am Dolls, Bakla, Joylo, Agay. Tatoy. Chonot, Tatoy. Kano, i-shout out po ko ba? Naulit ako. Ruby. Chao ba? Kauna. Dung. Sige na, Dung. Hi, Karing. Laig batasan o, manganchaw. Alin na, Koy? Well, ito, di pag ito maon ang mga 10% pag ano akong ipagawa sa ito. Ayan na sila. Kaya yung ulo, alam ko pala. Uy, yung gano'n, ganun yung ipangbutang ang show. Di pa. Kita ninyo ito, mayon. Sabi na, bakit everyday kayo lang? Sige na, let's eat na. That's mine! Sa, kinilaw din sila. So, saan siya ang kilaw? Ako ang ganito. Ayaw mo. Okay, ikaw, ani? Ano lang, hindi na lang. Milmar? Oo, oh, Milmar. Kaya na din, dari ko na anak sa baby shark na yun, gisug ba? Arir ako, ha? Muna yung baby shark, gisug ba? At yun, ano? Tara, ang kwan. Buaya. Buaya. Ang crocodile. Koy-koy, alin na. Ah, sa di ay. Itong plastic. O plastic. Ayan na si Koy-koy, nandyan sa likod. Yung mahalo. Nandito si President. Ang karibala ko. Si Kay-kay, wala si Kay-kay. Si President. Ay! Si, ay, nan, napa na yung isa din. Napa na yung. Kaya mga bisita, kung yung mga. Sa bawsa. Anak. Ah, mga chusita. Sa pating. Anak sa pating. Kapi. Bagay sa mga bisita. Wala, napalita sila doon na. Nga. Nagsugba ba si Kilala yata? Kaya naman sila isda ganina. Upawan ko karon. Nagsugba mo? Ayaw pag nga na. Ah, sige na. Nagbatasan. Nagsabaw daw sila isda. Hey. Father, the Son, the Holy Spirit, amen. Bless us, O Lord, and these things which are about to receive of the bounty through Christ our Lord. Amen. Hey. Kuy is here. Huwag magkakaulo, Kuy. Narakitan ka naman sa mga... Oyong, happy belated. Happy birthday. Ang mga katabag daw niya. Asa si Ma'am Brenda na the Ray Wing Lapi.
Kok ako adong ignayaya. Kang maysel daw ang kok. Ay kok. Yo, ko sa dito. Ano reklamo na sila agay ato. Hoy, Pinati Macy. Manay-nay, manay-nay ng ano. Papa sige go. Natay di same common. Paborito kay nako ang bagyo. Yeah. Ni sa pag walay sagol. Ato common denominator. Uy, lanlanon. Lanlanon na nako. Suka na. Raya Ross. Dito ko mingon nga paborito mo daw kay si Imo Raya Ross kay Juan. Pero ako galing mo gayo, kilig sa naikarami. Ay, kabirin mo nga na grabe. Sa ating pakok, na dyan may Mace Missile. Kaon sa unya na basa. Sige na ako, kaon na. Tura, unalimot kong kuhan. Ang isda bito, naluto na sa kuhan suka. Ilang plato ba? Uy. Nabit ka naman kayo. Wow! Parang ano? Wala na tayong boss. Right to hindi left. Nakakuan mong good. Nakamirror mong good ka. Yung duha ka. Sa hala! Ang inyong tananaw. So, inyong tananaw left. Naraman akong left. Basta let's eat na.